natatagalan sa pag-start natin. Ito na oh, nag-start na. Gusto man, na, oh, gusto man namin eh. Gusto namin simulan na. Kahit wala yung... kaming... Oh, sana kung pwedeng i-start button kaya agad to eh. Pero ito na nga, i-start button na nga natin yung ating draft. Impunity, tinarget si Ab, pare. Yun o, oh, comfort pick mo pala yung jungle carry sa tinanggal yung Luna, tinanggal yung Jing. Tado ka na kasi magaling Ab eh. Kaya kailangan mo na talagang tanggalin muna dito sa ating... game and... Absent yung kanyang mga pink, pare. Tapos, eto, Dolya, Arlie. Tinanggal yung ano, kumbaga parang hindi nila pinagsa bahala yung Arlie pick nga din dito ni Sher, eh. At dahil nga dyan, loops, malamang ang kukuha ng Dolya. Nasa playstyle ba nila? Kasi parang si Mithy, mas gusto niya yung tanky-tanky, eh. No? Oh, eh. Parang bilang support. Dapat lagi kang dapat yung Dolya eh ano yun? Ano na yun eh kumbaga kung ay hindi no ayun no jumpy talaga si Mithy pare isipin mo second pick to ah hindi oh, sila nag Dolya hindi sila nag dapat Dolya Aline to kaya Dolya Kaiser to pwede pero wala silang pakialam wala pakialam sa nararamdaman mo yun yung sabi nila kaya doon yeah. Silang jumpy. Oh, tignan natin. Baka mapaano sila. Monkey. Sure. Iba talaga. Trapping priority rin na ng Impunity, pare. Alam mo, may... Ito lang ang team na parang isa sa mga pinakamahirap i-predict na draft. Itong Impunity. Meron sila sariling basa sa meta, eh. Why? At least itong loops, yung mga... Itong ibang mga teams na kahit paano naiintindihan na natin dahil nga sa kanilang tendencies at sa kanilang mga previous game. Itong Impunity kasi talagang kung magbibigyan sila ng pagkakataon, gusto pa rin nila itong si Ashing na magkaroon ng carry potential, no? And yun yung ginagawa dito ng Charlotte. Tingnan natin, Dharma naman. So may mga mantra-mantra, technique on taas ng ano, ha? Ng survivability nitong loops, pwede nilang ma-survive tong early game as long as hindi mag-pick up ng pace tong early. Yes. At hindi rin natin napag-usapan nga na may Shiranui na open para sa loops and kadalasan di na open ng may Shiranui. Oo, sa payan, di ba? Pero siyempre, nasanay kasi tayo na nagle-lady dyan lang ng itong si Kang. Tatanggalin yung yari ha? At most likely tatargetin nga yung mga supports dito na pwedeng nga tumulong atin dito kay Arlie. Lady Shen, feel ko, pwede nang targetin dito ng loops. Oo, para wala, may kan eh. Ay hindi, Dolya yung binan. So sila ang pipik ng, ay hindi, wala na. Wala na, wala na. Kasi may mid lane na rito, ano, may may Shiranui na sila. So parang kumpiyansad sila sa isa match na to. May Shiranui versus Lady Shen, may Shiranui favored. Ay wala na si Jen. Mahirap patamain. Wala na si Lady ba si Jen? Ay, katabi ni Hino. Ay, pangalawa. Oo nga. Si kaya, ano, pala, Princess Frost, feeling ko kahit paano siguro. Frost na lang? Ay, wala na pala rin yung Dolya, kaya alanganin na rin gamitin. Kaya Angela to. Pwede, mag-Angela na lang. O, shout-shout ulit, pare. Diba nalala ko shout-shout? Yung pa, diba? Toss, or Yuan. Pass forward lang sila, no? Total, may Mainky Boy ka na eh. Yes. Tignan natin, Ninza. Uy. Yun yung pentatapat nila. Pangatlong niche of the, ano to, of the whole tournament. And yung dalawa natin, nag-fail yun. Yes. Tignan natin kung magawang effective ngayon ng loops sa itong Neza. Kasi kakaiba talaga yung priority nila eh. Tandaan nga natin, yung Dolya, in-snap. Umabot pa nga ng 4th ban nga itong Dolya nga natin. Ano magiging support dito ng Impunity? Ano maganda? Mozy. Para aggressive, paharap, no? Pwede yung Mozy. Pwede yung Mozy. O magko-conservative ba sila dito? Iniisip ko kasi, saan mo ilalagay ang yari? Frost nga. Yan po. So, AOE. Frozen Liempo. Hindi pa nailuluto. Oo, luluto Indonesia. Sige, tignan natin kung paano ang luto niya. Frost Liempo. In terms of AOE and 5v5 potential Pang? Dito ng Impunity, ang laki. Ang laki talaga, di ba? Ano to? Fang dami Hui. Nilang AOE, dami nilang skills, dami nilang crowd control. Fang Hui, Renji pa rin. Wala ito, na pre, Renji fourth ban eh. Ladies ay, and Renji. Ano to? Anong magiging last pick dito ng loops? Kaya nga nag-aalala ako eh. Bladestorm siguro para pag sinetapan sila, pag nag-forward, Marco Polo. Pero wala kasing yari ah.
Oo nga eh. Pero ano na lang din. Napapagano naman yung Marco na walang yari. Hindi, kasi pag pumasok ka, tapos kinalampag ng papag ni Liampo, tagilid ka talaga nun. Tas binangga, mapipilita mag-purify. Tapos binangga ka ni Mengi Boy. Mapipilita mag-purify. Ewan ko, parang yeah. Ang reckless nung risky. Marco Polo. Pwede. Make sense naman. Pero ito na nga, game number one nga natin. Sabi nga natin, kanina nung game namin yung series number one, ang dali i-predict ng draft. Kasi parang may sinusundan kasi yung mga Malaysian squads natin na kung saan sila malakas. Eh, no? And tapos yung vitality, sumusunod lang din doon sa kanilang mga na-prepare nga na game plan. Dito naman sa loops, syempre pabago-bago sila na medyo na-predict natin yung jungle para sa kanila. Pero nagbago talaga yung timplahan nila dahil nga na-open niya yung Mansion and Ui, which is kadalasan kasi utility media tong sigang. Sabi nga dito ni Jeff daming sana knock-up sa Impunity Myanmar, nice pick. Kaya parang sketchy talaga. Meron ka Princess Frost, winter is here. Kailan may kakasa yung Fevered Barrage, antay mo matapos. Kung kailan may freedom na yung Arlie. Para medyo late talaga. No? Parang hindi ko makitaan na angle yung Marco Polo, lalo pat yung Tremor Smash tatlo. Pero ito ang sere naman yung... to eh. Di ba merong may parang semi immunity naman yung Purify. Baka dun lang din talaga siya sa... Pero saglit nga lang. Oo, oh, ito lang. Tatlo yung dabog eh. Pag nautusan ka ng nanay mo, tapos nagdabog. Yeah. Then again, kapag lumamang naman, di ba, lahat ng composition ay gagana. Basta sumolid yung rating nyo. And sa ngayon, for loops, syempre yung kanilang lineup dito na medyo kakaiba kasi si Av, sanay tayo, carry Av eh. Oh. So, ano ang mangyayari dito kay Av? Ano ba siya? Tawag dito, full damage ba siya? Bruiser ba siya? Kasi kung mag-full damage ka, medyo makukulangan ka ng kunat at hindi ka talaga tatagad sa mga clash eh. Yun yung binabayaran mo bilang Nese. Oo. Oh, oh. Look into Arlie, pare. Finocus na ngayon dito ang Arlie, which by the way, again, para sa mga viewers natin dyan, medyo mahirap kapitin. Pero pag dumasa yun yung word. Grabe yan. Pero kasi, grabe rin yan sa mga rank games eh. Pagka hindi mo magamit ng tama, ano. Paro usang talaga ang abutin. Pero tignan natin dahil nga mabasa ka sila dito, may immune naman si Megumi. Patamiembro ka agad. Ang bilis lumaro dito. Pero on the flip side, pinasok na ka agad nila dito si Ashing dahil nga present na dito sa Kank. And the first blood goes to Loops. Yun lang. Doon na mag-aaron ngayon ng opening on Loops dahil yung gumagawa ng play sa kanila ay alam mo, hindi lang yung jungle pati itong si Kank. That Mansion, which you do have to, you do need to expect, di ba? Kasi Mansion, malikot yan, Dre. Hindi talaga pipirme yan sa lane. Di ba? Kachosin lang. Oh. So, kung magkakaroon ng opening yan, talagang dadalaw yan. Ram naman si Shaolin. Hmm. Lalim eh, no? Parang yung kala mo, late game early ka ba? Bakit ang tapa mo masyado? Considering na nakas sa kanila yung junkie. So, delikado rin. Mayroon din naman silang pang front line. Yes. Tsaka medyo mahirap igawan yung loops dito dahil may smite yung junkie. Smite is immunity eh. Kung anumang harutan yun, parang pakit lang yun. Di talaga mag-all in pag susawin. Dahil nga, kung nagkaroon ng smite fight, walang smite yung super boxing. Nakakadalawa na yun eh, na spike tail beast na nasi-secure. Napansin ko yun eh, na parang ito si Mitty. And hindi siya nagdadalawang isip na mag-jungle item kapag alam niya na secure siya ng mga, alam yun, jungle camps. Minsan kasi pag alam mong hindi ka rin makakapag-farm, iiwan mo na lang, gagawin mo na lang kuchilo lang eh. Pero dahil nga, feel niya makakapag-farm naman siya, pwede mong i-upgrade into the secondary or upgraded jungle item nga natin. So ngayon yung laban nga natin, 30 seconds bago mag-spawn up ang ating objective at itong si Mengi, pare. May games na nakita tayo na nabuhat ng Mengi. Oo, yung advantage ng isang Mengi pagka nakuha niya, yung damage ng bangga niya maya't maya. Okay, may kachosin naman dito. At ang pansin lang natin, ito yung dalawang jungler natin, si Black tsaka si Ab. Sa kanila na itong mid lane, 2-1-2 yung nagiging set up. Ay! Sa top ngayon, at na nga, nagkapang-abot naman yung dalawa. Nag-speed up na mga dito. Nag-ganap na ng mga kalaban si Ab. Kaso, wala naman siyang aabutan. Parang walang indicator sa perspective natin. Pagka may nahabal yung Neza, no? Oo.
connect ko rin dito sa live eh. Wala ko kasi na. Kadalasan sa ulo eh. Sa ulo yung ano eh, indicator. Tingnan natin ang maigi yan. Itong si Kang, eh, no? Napakadali ng kanyang pag-clear dito. Tapos, just in time, kung magsisimula man sila ng Tyrant. Pero topside, kailangan mag-ingat dito ni Tempest. Mahirap i-gank ang isang Dharma, pare. Dalawa kasi dash niyan eh. Oo, tsaka ano yan eh. Makuunat talaga yan, no? Kada dash niya, nagka-accumulate siya ng shield. Laking bagay. Yes. Siyempre, yung mantra na binibigay niya na dito, pwede kanya itulak lang eh. Kahit sabihin mong hindi ka mauntog sa pader, creating distance would still matter. Pero ngayon, labanan sa Tyrant dahil tatlong member naman na naka-ready, the flank on to the back. Kaso masyado mabilis dito ang Marco Polo. Ginamit na yung Winter is here. Masyado malayo yung iniikot nila dito. Tatlo ang nakafocus dito kay X-Hero at mukhang hindi nila gusto ilaban itong ating Tyrant. Habang yung top lane natin, zone itong si Kang against Ashing at may freedom ngayon si Tempest. Ano nangyari? Tapos nakakuha nga ng libreng tore itong si Shaolin. Parang nalito-lito rito ang loops, no? Although, yeah, sure, pwede mo sabihin na nag-trade lang sila top or bottom. Pero yung objective trading, lumamang talaga dito ang impunity at nabibigyan ng freedom itong si Shaolin. At nakita mo nga yung ginawa ni Shaolin, kinalabit niya nga ng bahagi adit si si Mithy, umaray ka agad yung HP. Even si Kang ngayon, wala rin siyang magawa. At si Black, zoning factor lang dito, mga members ng loops. Yeah. Parang hindi sila makasagot sa impunity. Yes, yes. At mapapansin mo pa sa minimap na parang binibigay na rin talaga yung red buff dito kay Shaolin. Ang aga nito, Lods, ha? Hindi rin kasi matakaw sa resources ang isang Mengi. Saktuhan lang. Tapos nilagay pa siya sa mid. So parang alam mo yun, na-cover na kaagad yung pwede niya. Kailangang resources niya, no? Ay! Oops! Naku, airball si Tempest. Sayang lang yung pinuntahan nila. Nice try. Andy nice muna. Try. Oh, nice Andy. Nice. Oops. X-Hero, kailangan mag-ingat. Oh. May marka sa ulo. Hindi, kachosan yata yung marka sa ulo na yun eh. Oh. Wala eh. Iba pa. Ang ibot si Meiji. No, sige, hanapin natin ngayon. Oh, ito. Pumapasok natin. Wala pa. Hindi pa rin siya kumapalag. Flaming lang sila dito. Nagkabantayan lang for the blue buff. Silip lang din. Kita na yung Mengi. Kaso mukhang tatapusin muna yung blue bagong pa siya. Dalawa yung nabangga with Dream Chrome. Kaso umangat. Wala nga lang backup dito. Although nakikita naman natin si Ashing ng po punti-unti. Andito na rin itong si Ab. Nakapwesto na rin. Kaso masyado malapit dito si Shaolin. Maganda na position. Dabi takal yung parasol. Pero nakikita natin magkabilang dulo ng mga panag-iis. Yeah. Sure na on, kapag nabuhay itong si Shaolin sa mga clashes natin mamaya ay ang panalo mapupunta sa impunity. Ganon kalakas ang RD, kaya talagang pinagagawan. Ngayon, nahihirapan itong si Ab, tsaka si Kang, hindi nakakahuli yung ating frigid presence sa ngayon, itong si X-Hero. Kaya gagamitin na lang niya, Winter is here, palamig muna kayo ito. No? Meron na rin silang nagagawang distansya, hindi nila kailangan na magpadalos currently. Dahil kuha na muna ulit ang buff, nangungulit lang dito sila Mithy at alam naman natin na meron siyang swipe kaya medyo delikado. Sabon si Sere, yun nakuha na nga na Tore sa baba kanina. Ngayon, kitang-kita mo yung damage sa nilagay ni Tempest at nagagawa na rin ang paraan ni Sere para bumagsak na halos yung italawan po. Nakasagot sa rotation ng loops ngayon, no? Biglang sila ngayon na lumamang sa Tore. Two towers to just one tower. And itong mid lane, sabi mo nga, naging bahay na rito ni Black. Uy, binangga dito ha. Hindi ko alam kung instinct lang yun. Talaga bang alam nila na pumasok? Kasi nga, itong si Megumi, nag-aabang lang dito sa loob. At nasaktuhan. Although wala naman tayo naging conversion na out of it. Yeah. Pero yung pressure sa mapa, ang taas. Try. I think kula lang yun. Kasi kung alam nila nandoon, malamang in-stack up nila yung crowd control ni X-Hero tsaka ni Lian po. Eh, no? And yun yung pwede mo talagang mapanghuli dito. Kasi pag sabi nga nila, pag tinamaan ka ng frigid prison, tulog na. Kapag muna, parang gano'n. Sleep well. Ayun na, huwag na sila ng Tore. Kaso, nabubox out ang loops itong bot side, ha? Delikado to, mag-isa siya dito. At timing na ba? Ito na ba yun? Kasi Tremor Smash, isa lang yung ginamit ng pagdadabog. Favored barrage. Nasa front line din si Ab. Kaso, nabangan na kayo parasol ngayon. At ito na rin yung mantra. Parang mauntog nila dito si Ashing. And my feel, another killing na gagawin nila. Dahil even under the tower, ibang yembro na loops. Pwedeng-pwede na nila butasin ko. Pinakamalinis na isa nakita natin so far today. Walang nawala sa tropa ng loops. Anong nangyari sa impunity? Parang hindi sila sanay mag-retake, no, ng kanilang teritoryo. And although nakita nila itong si Zere,
at talagang sobrang juicy target ng isang Marco Polo. Parang hindi naman nila nirespeto yung ex-hero Marat bilang Princess Cross. Siya tuloy yung unang pinagtriban, Harry. Oo, oh, tsaka naabutan din yung parasol nito ni Shaolin. Kumbaga na keep track nila kung saan siya pwedeng lumapag. At tsaka dun nga pinasok nito ni Ab, no? So good read. Ano yung replay? Kita mo yung favored barrage ni Zere. Ang bumakala nga nila si Zere yung kanilang kino-order dito. Yung pala, naghahantay lang siya ng tamang pagkakataon para siya ay makapagwala mo. Kung nasagot na Lods yung katanungan natin, paano makapagwala? Itong si Zere, kailangan lang niya ng skills. Uy, yun! Sakto yung pag-ikot doon ni Black sa bunganga ng Unbridled Outburst, kaya siya yung stun. Unti-unti na naman sila nag-audition. Shaolin down! Masyado na naman nagpamaya dito si Shaolin. At sila ngayon ang pinag-iisipan na parang soccer. At walang mababawas ace na naman ng ikalawang beses para sa side ng Loops. Grabe naman yun, back-to-back clean ace. Kanina 1-0 lang yung scoreline natin, ngayon 11-0 na. At pwede nang buksan ang high ground tower dito sa baba. Kunting segundo na lang ay magsaspawn na pa mga members dito ng Impunity. So hindi pa to end angin. Pero tol, napakalaki na ng kalamangan ngayon ng Loops. Mukhang pwede mo nang ilista ang game number 1. Opo, mabilis na ang pag-advance nila dito ha. And mukhang ito na yung unang media na gumana, lalo pa kayo, meron na siyang blood rage. Tayo nga, tatlo na rin yung items niya. Kompleto na ba yung Long Night Garden? Magkamukha kasi yung component item niya tsaka yung item niya. Medyo, alam mo yun, how weak. Pero feel ko, kompleto na yun yung Long Night Garden. Kasi normally, sa mga ganitong oras, lalo na kung ganito kayo kalamang, eh, 3 items kompleto na talaga. Isa rin sa mga nakaka hindi naman nakakabahala, pero pwede mong itanong, eh, bakit attack speed? Ang bota rito ni Ab, no? Bakit kaya? Bakit? Pwede mo naman palitan. Pero ganun ka ka-aggresibo, no? Hindi mo kailangan ng anti-CC at mas gusto mo yung attack speed para talaga mas madali mo mas-stack yung mga stacking nga rin dito ng ating isa. Maraming nakakaiba talaga yung weird, no? mindset na itong mga teams na Brazil. So, ay sarili talaga silang meta and pasa, no? Ayun, meron na namang nahuli. Mickey ba nakarasal? Ano ang nakakatakot kasi dito, Otto? Dahil nga sila na ilamang, pwede ka na lagi mag-skyfall kay Ab. Pwede mo nang balik-balikan yung Arlie. So wala nang takas to ngayon. Alam mo yung skyfall na yan, naalala ko James Bond yan pa eh. Ay, diba? Wala ko ibang skyfall yung nasabi. Ito na yata, Crystal na. Opo, ito na nga ang katapusan dahil game 1 is waving sa kamay ng Loops. Sinusubo ka pa rin naman na makasagot dito ng Impunity kaso hindi pa rin nila masagot. Nang tuluyan yung damage na nilalapag dito ni Kang. Ka-chosen after ka-chosen yung 8 at chosen 1. Kami pa rin ang mananalo ngayon. Game 1, Brazil. Meta talaga. Nakascore ba? Nakascore ba itong Impunity? Parang hindi yata sila nakascore kahit na isa. Pinigyan niya ata sila ng perfect game dito. In terms of things, ha? Oh my God. Loops! Magandang sinula para sa kanila. What are you doing? Sige, pagpatuloy natin yan. Oo, sabi sa'yo eh. Sabi ko nga sa'yo, kuya Otto, Loops is the way. Kasi may access ka sa malakas na team eh. And knowing na ikaw yung nag-fire.